may sudden pista. Kung dati, normal na sa atin yung magpa-appointment tayo bago tayo pumunta sa dentist, ngayon, iba na yung new normal. Kasi lalo na dun sa pinuntahan namin, na dentist ni Angela, si Miss si Doc Wilfred Opeña. Hi, Doc! So, ayun nga. So, kailangan, kung dati normal na na magpapa-appointment tayo bago tayo pumunta sa dentist, ngayon, dahil niyan sa pandemic, so, parang pinapractice niya na one patient at a time. So, pag nagpa-appointment tayo, kailangan yung pasyente lang, yung patient lang, and then, isa lang yung kasama. Para dun sa loob ng clinic, kami lang yung tao dun. So, kung nakikita nyo sa video ko, yung sa first, so, kami lang talaga yung tao. So, kailangan kung ano yung schedule mo, pupunta ka dun. So, yun yung mas maganda dun. So, kami lang talaga yung tao. So, hindi ka matatakot na baka kung ano makuha mong virus, ganyan. So, kami lang. Kung halimbawa, 1 o'clock yung schedule ko, so, pag kung before 1, punta ka ng on time sa oras mo para, kasi kasusunod dun, may schedule pa si Doc. So, kailangan, hindi ka na magpa-late. So, bawal nang malate para naman, consideration na rin yun na ikaw lang naman yung tao doon sa clinic. Kung urgent ba talaga yung pagpapadentist nyo o yung appointment nyo or yung check-up nyo, so tatanong niya kung urgent. Kasi kung hindi, ina-advise naman na pwede na rin naman sa ibang araw. Kasi baka mamaya may magpa-appointment na mas mahalaga or mas malala yung case niya. So yung inaano niya. And then second, tinatanong niya kung takaw kayo ay frontliners o nagtatrabaho. Kasi kailangan niya rin yata ng test or results kung meron na kayo. If ano kayo, negative kayo, syempre, para sa safety ninyong pareho. Kasi, di ba, sa bibigyan, so mas ano yung prone tayo sa sakit. Videohan na. Siyempre, ang new normal natin sa kahit ano namang lugar is iti-thermal scan ka, and then alcohol, and then yung paamo, meron naman disinfecting mat doon. So, ganun na lang. Hindi ko na lang siya na ano kasi nahihiha na ako. So, yun. So, no mask, no entry. Normal na po yan sa lahat, mapamall. Kahit saan kayata pumunta, kailangan, huwag kakalimutan, dalhin yung face shield. So, yung normal ngayon ng mga dentist or doon sa kay Dr. Opeña is strictly by appointment only. Hindi na sila nag-a-accept ng walk-in. Diba, usually, dati yung mga dentist natin, pwede naman siya, walang patient or kahit walang appointment, kilala naman natin, pwede na tayo magpa-schedule, diba? So, ngayon, bawal na ngayon sa kanila yun. So, okay na din kasi alam mo na ikaw lang yun nandun sa loob. So, mas okay yun, tingin ko ah. So, companion, one lang companion, no mask and face shield, no entry. So, yun ang maganda ngayon na nakikita ko na parang hindi ka mag-worry na ito na yung new normal natin. Mukhang ito na yung mas matagal pa natin, kailangan masanay na tayo. Lalo na kung anak, mga anak natin naka-brace or tayo. So, kailangan yung ano natin, hindi na tayo mag-worry, di ba, na yung pupuntahan natin. Kasi close contact talaga, di ba? So, talagang, so makikita nyo naman, okay naman yung equipment. So, check nyo na lang din yung pupuntahan nyo na dentist kung magiging safe ba kayo. Kasi sa bibig yun, di ba? So, talagang mas prone sila. Kahit yung surroundings, di ba? So, kailangan talaga proper yung mga suot din natin. So makikita nyo doon, naka... And then, kompleto siya sa ulo, sinusuot. And then, may gloves. And then, yung sa shoes nila. So, napakaganda na parang nafe-feel mo na kung ikaw magulang, mas safe yun. Kasi, alam mo na okay naman yung ano, yung place. So, makikita din nyo na kaya feeling mo safe ka kasi nandun yung anak mo, pinagsusot pa na
tapos ng surgical cap and just para sa shoes din. Tapos meron din siya sa kamay. So parang alam mo na ma-safe ka. So yun na yung ating new normal at the dentist. So kailangan i-practice pa rin natin yung proper hygiene. Tsaka yung dapat maglilinis tayo everyday. Iwas tayo muna sa mga mataong lugar. Pumunta kayo sa mga dentist ninyo. Just make sure na hindi siya crowded. Maganda yung, mga gamit niya. Kasi po, mas madali tayong makakakuha ng virus kasi galing yun sa ating bibig. So, kaya kailangan maganda yung pupuntahan nating dentist. Kung gusto nyong itry si Dr. Wilfredo Peña, ilalagay ko na lang po yung link niya or yung Facebook niya. Sana po nabigyan ko kayo ng idea kung paano or anong gagawin nyo bago tayo pumunta o magpa-schedule para sa appointment natin para sa ating pagpapa-check up ng ating mga ngipin. Kung ito man po ay bunot, linis, or para sa braces natin, so nagkaroon kayo ng idea kung magiging safe ba tayo or kung anong dapat nating unang gawin bago tayo magpa-appointment sa dentist natin. Like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!